Brother Eli Soriano, kinulam? Ang tanong mga idol, tumalab ba ang kulam kay Brother Eli Soriano? Yan po ang video na gawa natin ng reaction ngayon kung tumalab ba yung kulam ng isang mangkukulam kay Brother Eli Soriano. So sa video na to, sinabi niya dito, 6 na taon niya kinulam si Brother Eli Soriano para mapatay lang niya si Brother Eli Soriano. So ngayon, tulungan niyo po ako panoorin ang video na to mga idol, kung sa loob ng 6 years, sa kaka-attempt niya kumulam kay Brother Eli Soriano, eh, kahit isang bisis, tumalab ba yung kulam? So yun ang alamin natin sa video na to mga idol. So tulungan niyo po ako panoorin ang video na to dahil masasaksihan natin dito sa video na to kung totoo ba yung kulam or hindi mga idol. So yan po ang ating tatalakayin mga idol. Isa kayo may karanasan sa mga kulam-kulam na yan. Please huwag niyo pong kalimutan mag-comment sa baba para malaman natin idol kung ano po yung experience niyo pagdating sa mga kulam-kulam na yan, kung tumalab din ba sa inyo yung kulam na ginagawa ko sa inyo mga idol. So yun po. Wala nang patumpik-tumpik pa mga idol. Wala nang intro-intro pa. Let's play this video! Si 17 years po kayo, kasi po ako kay Cleo sa PBME. Galing ako pagka-ordinary member hanggang naging ako ngayong minsan sinusundo ng mga kasama ko sa tawag namin kasi doon sa mga ano, misyonaryo, missioner. Ako naman sa panggagamot. Minsan, nung nakinig ako sa RGTV 29 pa kay Brad Ely, nasaktan ako doon sa mga sinasabi niya. Siyempre, pagkakaalam ko, si yung Robin Master, Robin Iclio Senior, yung ama, nagpakita kasi ng tatlong maging Amerikano siya, tumataas, pag ginagamit niya yung lumang espiritu na General Lolo Adriano de la Concepcion, maging matanda din siya. Nakita ko yun. Tapos pag ginamit niya yung King of Air na si Dr. Hughes Tobar, naging Amerikano din siya. Pag ginamit naman niya yung King of Sea, hari ng mga dagat, na si Captain Kapul Jury, siyempre, ewan ko lang, no? Parang kabalagan nakita ko sa Biblia, napakita ng mga wonders. No? So, 17 years po ako doon. Nung marinig ko si Brother Eli sa kaikot sa television, binalik ko, sabi ko, anong pinagsasalita ng taong ito? Natablan ako doon sa sinasabi niya. Kayo mga ganito, ganito. Hindi, pagkagabi, siyempre may dasal kami sa kaikliyo. May 9 mystery hanggang 36 mysteries. Kung may mga ano pa kami, may mga... Yung dasal po namin mga kapit, Aramay ko. That is the native tongue of Jesus Christ daw, sabi ni Master Robin Iclio noon, yung senior. So, nakadikit kasi ako doon sa ano niya, yung pinaka-right hand, si Attorney Nazareno ang pangalan. Itong tao na to, isa po siyang membro ni Iclio. So, naalala niyo mga idol yung si Iclio, yung isang addict na pastor na kung saan, na siya po ang namumuno sa SPBME. Yun po ang relihiyon nila na kung saan ito po ay parang right hand ni Iclio na kung saan talagang marunong sila mangkulam yung grupo niya. So ituloy natin yung kwento sa buhay niya kung paano niya kinulam si Brother Eli mga idol. So yung sing-sing namin dalawa, pag ang sing-sing mo puti at saka asol, misyonaryo ko na kahit anong klaseng sakit gagamutin. Hindi ko naman itinas yung sarili ko kapatid. May mga tailor nga na bangko hanggang sa UCPB dyan sa May Tondo. Inayawan na ng doktor dahil sa kabalaghan ng demonyo gumaling, inayawan na ng ospital. So ginamot ko kasi kasama ko sa isang opisina sa recruitment agency sa Maynila, sa MS Catan Placement. Kasi ako po yung recruitment manager dati doon. Ngayon, nung gumaling, at lahat ng pasyente ko doon sa Baklaran, dati rin,
ano ako ng ngipin eh. Walang kamay lang at saka bulat. Nagbubunot kayo ng ngipin? Oo, nagbubunot po ako ng ngipin. Hanggang dinala ko sa Saudi yun. Tapos, yung kasama kong misyonaryo, na brother din ni Boy Mac na sa Pasay ng Huiting, hinabol kami ng pulis. Nakatago lang kami ng isang ganitong kalaking puno. Na ano po kami, hindi na kami nakita ng pulis. So may tagulilong daw. So lahat ng ano, nung kasaysayan ko sa kay Brad Hilly, bakit ako naanib, pumunta pa ako dito, sumama ako dun sa anak ko, na unang na-member dito, diyan ako sa may ditsyam na yan eh. Tiningnan ko yung mata ni Brother Hilly, at doon ko nakita, iba yung espiritong dumadaloy sa mata niya. Kaya, sabi ko, kaya pala, 6 years ako nakinig kay Brad Hilly, 6 years po. Hindi pa ako na-convince kasi lahat ng tinawag ko na nga yung pinakamabigat na ano namin, yung Four Corners Angel yun eh. Four Corners of the World, 3 angels bawat corners. North, South, East, West. Tinawag ko na yun. Hanggang ngayon si Brother Eli, matibay pa. Kaya sabi ko, ito na nga yung sugo ng Diyos. Surrender na po ako, sabi ko. Tingnan mo. Lahat ng mga espiritu, lahat ng mga masasamang espiritu, tinawag na po niya para kulamin. At siyempre, ang purpose ng kulam ay para patayin si Brother Ili. Pero hanggang ngayon, hindi tumalab yung kulam. Siya mismo ang nag-surrender. Dito po, ito po yung history ng isang kaanib na mangkukulam na kung saan na gusto niyang kulamin si Brother Ili. So continue natin i-play ang video na itong mga idol. Malaking kasalanan ko kay Brad Hilly po. Kaya sabi ko kay ano, kaya ako nagpumilit na maging magagawa sa South District man lang. Kasi sa mga kasalanan, kasi marami rin akong naakay mga kapatid kay Cleo. Bawat pasyente na gumagaling sa akin, binibigyan ko ng dasal ng demonyo. Oo. Kaya sa mga ganitong paraan mo lang, makabawi ako sa Panginoong Ama, sa Panginoong Diyos. Ano? Ayan. Isang mangkukulam na po ang umamin mga idol na hindi lahat ng pagpapagaling ay galing sa Diyos. Sa panahon ngayon, lahat ng mga himala or yung nagpapagaling, lahat ng himala sa panahon ngayon, yung lahat na nagpapagaling daw, sabi nito, mangkukulam, igaling pala sa demonyo yan. Hindi galing sa Diyos. Dati yun, nung sa panahon ni Kristo. Pero sa panahon ngayon, yung mga gumagaling ngayon na sa dasal lang daw nila, gumagaling yung may sakit, isa demonyo na po yan. Wala tayong mangyari mga idol, isa na itong mangkukulam na prohiba na nagsasabi ng katotohanan. So, let's play this video. Yung mga kasamahan ko dyan sa PBM, dyan sa San Mateo Rizal, malaki ring naebuno ko dyan sa tinatayong chapter natin na simbahan. Mga dolar ko pa nung nasa Saudi ako. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi kayo maniwala kay Cleo? Pareho din ng ano sa atin. Walang bisyo. Pero siya, pag nagkaganito, nag-congregation, ano siya, pwedeng manigarilyo, siya nag-iinom. Tinanong ko sa isip ko, bakit dapat mudilo ka eh? Sabi niya, anak nga ako. Siya rin, parang si Kibuloy ngayon. Siya na raw yung bumaba na si Jesucristo buhay. Kaya nagpapagamot, magpaano. Nanggagamot. Oo, nanggagamot. So, yung si Attorney Pasing Rosal kasi, si kapatid na Pasing, na ako nag-reflex sa kanya, actually sinasarili ko yung kasi nahiya ako sa sarili ko, sa ginagawa ko, na kahit anong-ano ko, hindi talaga matablan si Brad Hilly for 6 years. Kinakandilaan ko pa yun. Ayan. Sabi niya, more than 6 years, kinulam niya si Brother Hilly at ginagamitan pa niya ng mga kandila, yung mga tinatawag na itim na kandila, mga idol. Pero siya ang sumuko sa 6 years niya pangkukulam kay Brother Hilly. Ito na po yung pinakamalupit na magkukulam, pero siya na po ang sumuko kay Brother Hilly Soriano kasi hindi po tinabla ng kulam si Brother Hilly Soriano, mga idol. That's what I'm talking about! Ano po ibig sabihin yung kinakandilaan ninyo? Pinagtitirik nyo ng kandila? Pinagtitirik ako kandila. Tinatawag ko na nga. Kasi akala ko rin nung una, yung
Yun ang sa amin ang ano, kasi hindi pa ako naniniwalan. Ito talaga yung ano. So, nagtawag ako, no, Espiritu ni Rizal, ni Bonifacio, ni... Kasi yun ang turo ni Robin. Yung mga sagradong hero, yun, sagrado ng mga Espiritu noon. Di na mga mabilang brother, kaya nang nabautismohan ako dyan, parang papel ako umahon. At saka, nang tumingin ako sa langit, sa akin na lang po kung ano yung nakita ko. ano. Kaya, supportahan natin si Brother Eli talaga. Ang Iglesia ng Diyos, ito po ang tunay na Iglesia ng Diyos dito sa Sanglibutan, kapatid. Wala nang iba. Okay. Yan ang makasaysayang buhay ni kapatid na Henry. yung lahat ng kanyang attempt na kulamin si kapatid na Eli, Brad Willie, wala. Desperado eh. Natawag na lahat eh. Kasi, huwag nyo lang kakalimutan mga kababayan yung unang Juan 5 at 18. Ang may tiwala sa Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Kahit ano pang masamang espiritu, hindi maaaring galawin yung isang nagtitiwalang anak ng Diyos. Yan,